Okay, start na tayo guys. Magandang gabi dito sa Pilipinas, Batangas City, 9:28 PM. Kung nasan man kayo, good AM, good afternoon. Bali, meron tayong bagong video. Bali, itong series naman na to, ang gagawin natin ay yung mga basics sa Photoshop. Kung gusto niyo matuto ng basic Photoshop pang negosyo ngayong pandemic, eto na yun. Bali, yung pamangking ko si Aaron, shout out kay Aaron at kay Ina. Bali, nung nandoon kami sa condo nila sa Makati, pinag-uusapan namin yung possible na pwede niyang gawing business dahil hindi naman abang buhay, employee ka. Eto nga yun, yung parang alam niyo yung sa mga ano yung naggumagawa ng mga ID photos sa mga tapat ng schools, saan-saan, sa mall. Yun yung mga nagagawa ng instant ID. Yung ituturo ko sa inyo yung paggawa ng ID. So, kahit nasa bahay kayo ngayon, maglagay lang kayo ng konting paskil sa gate. Bali, yun nga, pwede nga gawin nyo itong negosyo sa bahay. Basta yung nandun ka sa daanan, pwede kayong makita or dun sa mga subdivision, basta alam na kayo yung gumagawa ng ID, meron lang kayong computer, laptop at saka printer, yung iba gumagamit lang ng cellphone pang kuha ng picture. Ay de-demo ko sa inyo kung paano gumawa ng ganong setup. Bali, ito, bubuksan natin yung Photoshop, ha. Tandaan nyo lang ako. Meron dito sa taas, makikita nyo ang photo, film, mobile, print. Dito tayo sa photo. Ang ginagawa ko, 2 inches by 2 inches. Yan kasi ang usual yung package ko, may kasamang 1 by 1. So, ito ah. I-demo ko sa inyo, exacto. Kailangan maganda yung cellphone nyo kung cellphone ang gagamitin nyo. Pwede na naman yung ginagamit lang yung DSLR pagka talagang sabihin talagang kailangan professional ang dating yung mga application sa mga trabaho. Pero kung yung mga pang documents lang, pwede na yung sa cellphone . So magde-demo ko sa inyo, kunwari ito ang aking cellphone, paano ko yung sarili ko. So, diretso tayo ulit sa Photoshop. Buksan natin yung file. Nasa downloads. Sa akin. So, natin lang natin yung picture ko. Ito siya. Ngari, imagine natin customer ito. So, yun ang gagawin natin. Bago ko yung layout dito. So, ang gawin muna natin, una, double click nyo lang ito. Para ma-edit siya. Pag may lock, hindi siya ma-edit. Gagamitan, i-close up natin. Ang gagamitin natin, control plus. Control plus na sa keys. Ano, pangit ng cellphone ko . Magandang cellphone nyo, mas okay. So, ito yung 10. Ayan . Parang itinetrace lang natin siya. Parang tinatahe. Susundan nyo lang yung image, yung buhok. Ayan. So, ayan kung nari ha. Hindi ko na siya masyadong ipupulido yung pagka-cut. Pero ito, pag close up natin, ayan, katulad dyan malayo, pwede nyo siyang galawin. Ito yung mga nodes tawag dyan. Pindutin nyo lang yung control. O, ma-edit. Magagalaw nyo pa siya. Pwede nyo i-move. Sumobra yan ako. Pag nagkamali kayo, nagkaroon ng bagong node, pumunta lang kayo sa history. Ito yan . Dito sa window, history. Yan. Kung pwede nyo siyang ibalik at i-forward. Kung saan kayo nagkamali, ibalik nyo lang. Yan, katulad nyan. So,
kanya yung control, gagalaw nyo siya. Yung curb, pwede nyo i-curb yan, magagamit nyo din. So, yan yung isang approach na pwede natin gamitin, pen tool. So, bibilisan ko lang, huwag na natin i-fully doin. Para ang purpose natin lang yung makakagawa ng ID 2x2 ID. So susunod, pag nagawa natin to, yung iba pinapapalitan ng damit, kunwari nakakukuha ng passport or galang formal, yun ang next natin gagawin. Sa ngayon to lang muna Aaron, panoorin mo to habang wala kang ginagawa, habang libre ka, pag-aralan mo to. So ayan, nga pala ang ginawa ko, balikan ko ha, balikan ko lang dito sa history. Yan yung pindutin nyo lang yung kinampi para dun sa pen tool. Ayan, para nyo siya mapagdugtong, kailangan lalabas yung parang circle na image siya, no? I-circle siya, saka niya i-click. Sabihin niya, magkadugtong na siya. Ngayon, control, enter, para maging selection siya. So, ayan, kunwari, nakaselect na. Ida-drag natin to, itong drag tool, yung move tool, i-select natin. Dali natin ngayon dito sa 2x2 inches. Pulsa natin to. Unsave, no. So, ito na siya. Ang isang tip nga, bago, kasi malaki siya, kailangan natin i-transform, i-scale down. Ang isang technique, para hindi mag-pixelate o pumangit yung quality, i-right-click nyo itong layer. Ito nga pala yung layers, ha. Kumbaga dito, lahat ng mga tinatrabaho natin nandito, ito yung background, yung white. Delete natin muna kaya ito. Sige, delete natin. So, transparent yung background. I-right click, convert to smart object para hindi siya mag-pixelate o mabawasan yung quality. Ngayon, para pagka kasi ito dinrag nyo lang, madi-distort. So, ang technique, transform ang shortcut, control T. Bali, may mga dito makikita niyo yung keys niyan, pero mas mabilis pag may shortcut eh. Hawakan niyo lang shift alt, tapos dito sa corner, i-drag niyo, ayun. Makukuha niyo siya. Resize, ganyan. Tapos, balik tayo sa history. Yung isa namang approach, pwedeng control T uli, tapos i-click nyo lang itong parang chain, tapos sa taas itong chain, ayan. Kahit di nyo nahawakan yung keys, ano siya, naka-scale siya, hindi siya nadi-distort. So, ayan. Tapos, double click or enter, pwede na. So, para ma-adjust natin yung kulay yung ng image, kasi medyo malabo, usin natin levels, control L. Ayan, makikita nyo dito sa levels, ito yung parang mountain ranges. Ang magiging ano nyo lang dyan key, ito yung darkness, hindi kayo lalagbas yun sa mga mountain ranges na yan. Baga yan, makikita nyo na okay na eh. Ito namang high, ito namang sa lightness, ayos na. So, pwede nyo siyang i-preview. Ito yung check. Unmark nyo, check nyo, makikita nyo yung before and after. So, okay. So, kunwari ang background ang kailangan ay light blue. Dito tayo sa selection box. Yan. Click lang natin yan. Tapos, mag-click lang tayo dito sa mga colors. Yan, kunwari ito, light blue. So, ayan siya. So, ito yung background natin. Para malagay natin siya dyan, ang pinakamabilis, pwede ito yung bucket tool. Ayan na, paint bucket tool. Parang timbayan ng paint. Click nyo lang doon. Kung nasang layer kayo, yun ang malalagyan. Kung dito nyo yung kinlik, kasi transparent siya, okay lang.
Kaya kung yan hindi transparent, dito yung na-click yan. O, tingnan nyo yung image na ano, nalalagyan ng paint. So, balik tayo. So, dito tayo sa background dapat. Ayan. Tama ba? Ang ating kulay. Yun na yun. Blue. Ayan. So, kunwari, ayan na. Magkahiwalay sila ng layer. Para natin siya mapagsama, kailangan i-merge natin. Ang pag-merge, shortcut lang, Control E. Ayun, naka-merge na siya. Kita niya? Control E. Yun lang. Tapos, di, pag tayo magpiprint na, usually ang ginagamit na nabibili ng photo paper ay size A3. Kaya gagawa tayo ng new yung paper, paglagay natin to, paglagay natin dito sa photo, andyan yung mga pwede. Dito tayo sa print. Print. Ayan, nasa print. A4. Usually, A4 ang nabibili. Meron ding 8x10. Madalasan sa mga bookstores, A4. Kaya nga pala, pag bibili kayo ng mga materials sa Recto, yun sa may Odeon, yun ang pinaka-center ng mga inks, printers, lahat na, yung mga pang-desktop publishing na doon, mga tindahan ng mga t-shirts, mga pangtatak sa t-shirt, mga pin buttons, nandun lahat. Sa may Odeon, Recto, at saka Santa Cruz. Madali lang yung makita. So, yan, A4. Ayan, yan na yung size. Meron naman sa National Bookstore din. Ayan. Usually, ganito ang package ko. Ayan. Ang binibigay ko. Ang gagawin natin, dito drag lang natin yung sa kabila. So, yan, ano na yan. 2x2. Pag gusto nating hide, i-click lang natin itong parang bar na to. Minimize yan. Ngayon, ayan na siya, 2x2. Pag gusto natin siya i-duplicate, ang shortcut ng keys na naman, Shift, Alt. Ayan. Tapos, hilahin lang natin ng mouse. Ayan. Tapos, para hindi tayo mahirap pong mag-cut, magyan natin ng space. Ito, gamitin natin yung arrow key sa baba. Ito ang malapit dito. Sa baba, malapit dun sa kalinya ng space bar. Ayan, yung arrow key. So, may, pag hindi na tayo mahirap po mag-cut, may guide na tayo. Di, ang ating pag-merge, Control E. Ulitin lang natin, Control E, para mag-merge itong dalawa. Yung pictures. Ayan. So, yan na sila. Ito yung background, ha. Ngayon, dahil apat ang bibigay natin na kopya, ganun uli, Shift Alt, drag, tapos gamitin natin yung arrow key, babang konti. Ngayon, puti pala to, na-close up natin, ha, nakikita nyo ba? So, balik tayo, history. Ang ginagawa ko din technique para karoon ng cutting guide, balik na natin sa lahat sa umpisa, yung isa pa lang. Ginagawa ko ginagamit ko itong marquee tool. I-drag nyo lang dun sa 2x2 na image. Tapos, pinakamabilis, gamitin nyo yung to, itong move tool. Tapos, i-click nyo lang, i-drag nyo lang gano'n, nagkaroon na siya ng sa line. May outline na gano'n. Ngayon, lagyan natin ng outline na guhit. So, ang ano lang dyan, eto, punta lang tayo sa edit, stroke. Ako, ginagawa ko, one lang, ano ba yung px na yun? Basta one, nilalagay ko, tapos, may pili ako ng, hindi naman itim na itim, medyo dark lang. Yan, tapos okay. Ayan, ang itong location na to, ito, nasa center yung guhit, ito pwedeng papasok sa loob, ito naman outside, center lang. Okay, tapos, unselect natin, Control D. Ayan, may guhit na, para hindi tayo mahirap po mag-cut.
bibili kayo ng cutting, yung pang cut board para mas madali yan. Pag gunting, tatawin na tayo, tabi-tabi niyo. So, ayan, para ma-duplicate, shift, alt, drag. So, hindi na natin kailangan lagyan ng space kasi may guwit na eh. Merge uli, merge down, control E, tapos, shift, alt, para ma-duplicate. Yun. So, apat. Usually, ang ginagawa ko, apat na 2x2, tapos 7 na, buksan natin ulit yung image natin sa baba. 7 na 1x1. So, ito, ipapalitan lang natin yung in size niya. Right click, image size, gawin natin 1. Ito, nakikita yung, nakikita yung parang belt, ay parang chain. Pag yan hindi naka-check, pag pinalitan nyo ng 1x2, madidistort siya. Kaya kailangan naka-check siya para naka-ano siya. Kumbaga hindi madidistort. So, 1 inch by 1 inch. So, ayan na siya. Drag nyo lang ulit. So, ayan, 1 inch na siya. So, gusto nyo, ulitin nyo lang yung process yung para malagyan ng guhit. Pero hindi ko na papakita ulit sa inyo. Ay, balikan nyo na lang yung video. So, ganun ulit. Shift Alt para maka-copy. Shift Alt copy. Tapos balik tayo dito sa layers, merge down. Magkakadikit na silang tatlo. Shift Alt uli. Tapos gawin na natin siyam 9 1x1 or 12, depende sa single nyo eh kung ilan ang kailangan nya. Kung ganyan, ganyang karami, pwede nyo sigilin siguro ng 80 pesos to 100. Depende. Pagka naman mas konti, 60. Ganun. Nasa sa inyo na yon. Alamin nyo yun sa lugar, sa ano nyo, area nyo kung paano kalakaran, kung magkano presyon nila. So, ayan na. Nasa A4 na. Wala akong nakakabit na printer. Kailangan nyo na may printer. So, yan lang. File. Print. Ayan. Tapos wala nga lalabas sa printer ito. Usually sa setup nyo sa printer settings, dito wala mga nakalagay na maraming settings dahil wala nga printer. So portrait, landscape, naka portrait tayo, advance, ayan, letter A4. Tapos so, cancel ko na to, wala kasi tayong printer eh. Basta makikita nyo doon mga sizes, tapos yung quality na yung nakalagay doon, photo quality, document, pass print, kaya photo quality yung gagamitin nyo, tapos size A4, pass print, yan na. Kaya ito, nakikita ko sa mga eskwelahan, dito sa amin, sa may UB, sa Lyceum, sa BSU, may mga ano dyan, mga ganitong business, mabilisan pictures, Xerox, konting editing. Ayun, dali malaking pera, malaking kita na agad. Mabilis ang pasko ng pera. Tapos, maliit lang puhunan. Kahit kung sa rektor, lalo kayo bibili. Kaya lang, pandemic ngayon, di hintayin nyo mo nang gumanda yung sitwasyon. Or online, pwede kayong mag-order photo paper, ink. Ang piliin nyo nga pala yung mga continuous ink, para mas matipid. Tapos I suggest, akin lang opinion lang, Epson, pagkang mga photos, pag Canon, mga documents yun. Pero mas maganda ang Epson sa photo. Sa aking opinion lang yun. O, tapos, di, ayan. Okay na yan. Di, may isa na kayong service. Baga sa mga services nyo, Xerox. Tapos yan, photo ID. So, susunod, ituturo ko sa inyo paano palitan ng damit. May mga template na mga Amerikana, mga formal na damit. Maghanap na lang kayo sa internet, sa Google. Or, pwede ang technique. Mag-suit kayo talaga ng Amerikana, ng polo. Tapos, picture ang kanya ng DSLR o ng magandang cellphone. Gawin yung mag-file. Magbuo kayo ng mga file. Tapos, yun ang isasalpak nyo dun sa head.
Ay, tuturo ko sa inyo kung paano. Ito, papakita ko sa inyo, meron na akong template. Yan. Parang, dinownload ko lang din yata yan. Yan, mga nakalayers na yan ha. Nakalayers. So, yan o. Dire-diretso lang tayo, gagawin ko na. So guys, pagsasamahin ko na lang yung part 1 and part 2 para dire-diretso na, hindi nyo nahanapin yung link. Bali ako naman po ay nag-aral ng Fine Arts sa UE Caloocan ng Hayam Bangabat Smith. Pero ano nga, nag-aanap tayo ng picture ha. Ibig sabihin, advertising po yung aking ang major tapos napahilig. Yung time namin wala pa mga Photoshop. Napakamahal pa ng computer noon eh. Bali kami ay mano-mano lang pag nagde-design. Kaya ang kinaganda naman sa amin kahit walang computer kaya namin mag-layout gumawa ng mga concepts. So hanap tayo ng picture ha. Po-formal natin. Ako na naman uli. Sige, ito. Para baka mag-demanda tayo, ako na lang uli muna. So, ito. Aking picture. Gagawin natin formal ang kanyang damit. So, ang gagawin natin, pipili lang tayo ng angle na tama. Ito kasi front na front eh. So, maghanap tayo dito ng front shot. Kumari, ito. Dito. Click, drag lang natin dito. So, ayan na siya. So, ang para ma-ano natin, ma-fit natin sa kanya, gagamitin nating tool ay itong transform tool. Control T sa keyboard. Ayan yung transform. Right click, tapos dito tayo sa warp. Teka muna. Huwag muna natin i-warp. Yung size muna. Scale. Scale nga, no? Shift Alt. Hold Shift Alt. Ilahin mo lang. Para yung size niya medyo parehas na. So, alas parehas na. Maganda na, no? Para ma-fit yung sa leg, sa neck, maayos natin. Control T. Tapos warp. Ayan na, mamumove natin siya. Close up natin na control plus. Oops, sada malaki. Mamumove natin yung damit. Mapipit natin dun sa leg para ayan o. Para talagang kunwari actual na po na ano niya na suit. So, ayan pa. Just pa konti. Click. Enter. Halos okay na o. Lalo pag pinrint niya ng 2x2, hindi na yun mahalata. Lakihan pa natin kaunti. Tapos, Control T ulit. Transform. Warp. Right click, warp. Sa mag ano lang siya, mag fit siya. Enter. Oh, ayan. Pwede na. Tapos erase natin yung background, yung t-shirt. Ayan, yung t-shirt, kailang erase natin yan. I-click nyo itong parang padlock para ma-edit siya. Eraser tool, ito. T-shirt E, ang shortcut. Roboray natin yung T-shirt. Bali nasa background pa siya, ano? Hindi, buray natin. Mamaya natin lagyan ng background. Eraser. Ito wala naman pala dito. So, gumawa tayo ng layer. New layer. New layer.
ito, white, white background. Kaya nga natin i-zoom out, zoom out natin. Halos okay na siya eh. Palaking pa natin konti. Control T, right click, warp. Sa makuha niya ma-perfect niya yung pinaka hindi mahalata na in-edit. So ayun na siya. Okay na, diba guys? Okay na, bahala kung anong gusto niyo. Usually pinamimili ko kung anong gusto niya suit, basta yung sa angulo tama. Minsan kasi naka quarter view ng kaunti, hindi naman front na front. Ayan o, mga naka suit niya, hindi naman naka front, medyo naka sideways. Ihanap kayo nung kung ano yung angle na pareho. So, gaya nga nang sabi ko, pwede kayong maghanap sa Google yung mga template, or ang isang technique, magbihis kayo talaga, magbihis kayo talaga ng suit, ng polo o ng Americana o barong. Tapos kuhanan nyo ng magandang cellphone o DSLR, i-file nyo siya, tapos i-cut nyo na lang na ganyan, i-cut nyo para may mga sarili kayong template. So yan guys, ganun din gagawin natin yung pag-print, diba? Gaya nung una, create lang ng paper, yung ating photo paper ay A4 size. Ayan, A4 size. So, hindi. The merge all. Shift, control, A. Shift, control, A. Ah, wait ha. Shift, control, E pala, not A. E. Ayan, ayan, merge na siya. So, control A mo para ma-select, para lagyan natin ng stroke yung ating cutting mark, yung calibration mark ba yan ang tawag dyan, cutting mark. Ayan. So, ayan, drag mo na siya dyan. Ayan na, ito na yung 2x2 natin. Mare, ang pinagawa niya ay 2x2, 4. So, tingnan natin kung papasok ang 4. Tapos adjust lang natin itong arrow tool. Yan, pasok yan. May allowance na ganyan. Okay yan. Okay yan sa A4 size. So yan guys, pwede na yan. Print. Diba? Pag pinrint natin, wala akong printer, kaya walang lumalabas. Diretso na. Tapos kakatin nyo na lang. Pagkat, pwede ulit gamitin yan. Print ulit. So, guys, ayun. Tapos na tayo. Bali, ang next project natin, mag-isip tayo naman. Kung ano yung mga ginagawa ko. Pag-layout siguro na ID. Mag-iisip pa tayo. Yung usual na ginagawa ko. Yung paggawa ng button pin. Pwede rin. So, guys, salamat sa panonood nyo. Aaron and kay Ina. Kay Ina, pwede niya itong simulan. Meron na kayong laptop. Printer na lang bibili nyo. Maganda naman ang cellphone nyo. So, kung sino man na may gusto mag-start ng ganitong business, napakadali lang. Yung nakikita kong mga gumagawa nito sa school, parang, hindi naman sa pag-ano, parang, hindi naman sila marunong ng Photoshop, pero, yun na. Kumikita na sila. Walang, hindi kailangan ng formal training, ganito lang. So guys, thank you. Thank you for watching. Sa mga bago nakapanood, tulungan nyo rin ako sa channel ko. Subscribe, click nyo yung like, share,
para ano, marami kayong matututunan. Itong ating talent dapat i-share nga para makinabang lahat, dahil ito yung gift naman sa atin, libre ito. So thank you guys. Bye.